Usapang boxing naman tayo. Kate one-time Thorman muling nakabalik sa top 10 best welterweight matapos talunin si Barrios. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung bago ka lamang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe upang maging updated ka sa aking mga bagong video. At sa pagbabalik nga ng dating Unified World Welterweight Champion na si Kate Thorman, ay napakaganda nga ng pinakita nito sa kanyang comeback fight nang talunin nito ang regular junior welterweight champion na si Mario Barrios sa pamamagitan ng unanimous decision. At sa mga hindi nakakaalam, itong si Kate one-time Thorman ay halos mahigit 2 taon nang walang laban. At matatandaang ang uling laban nito ay noong 2019 pa kontra sa nag-iisang 8 division world champion na the legend na si Manny Pacquiao. At dito nga ito nakatikim ng una niyang pagkatalo sa pamamagitan ng split decision na pabor kay Manny Pacquiao. At pagkatapos nga nun ay hindi na muling nagkaroon ng laban itong si Thorman. At ngayon taong kasalukuyan ay nagkaroon nga ito ng pagkakataon muling lumaban at umakit sa lona upang patunayan nito muli ang kanyang sarili. At hindi nga ito nabigo nang talunin nito ang junior world welterweight champion na si Mario Barrios. At dahil sa pagkapanalo kay Barrios, itong si Thorman ay naibalik sa rankings ng ESPN sa top 10 best welterweight boxer. At yan ay ayon mismo sa ESPN. Ang rankings na ito ay basehan ng nagdaan o kasalukuyang laban ng isang boksingero. At sa ganda ng naging performance nito. At kahit 2 taon itong walang laban ay napatunayan nito na kaya pa rin niyang pagharian ang naturang division. At si Thorman ay nasa ikapitong top ng rankings ng welterweight. At ang nasa pinakaunang pwesto ay si Terence Crawford. At nasa pangalawa naman si Errol Spence Jr. At ang nasa pangatlong pwesto ay ang Cuban boxer na si Yordanis Ugas na tumalo sa ating pambansang kamo na si Manny Pacquiao. At hindi imposible na isa sa mga tatlong ito ay makakalaban ni Thorman. At si Thorman ay may kartadang 30 wins, 22 KOs at 1 loss. At dito na nagtatapos ang aking video. At pwede po kayong mag-comment sa ibaba para sa inyong mga opinion. At huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe na rin kayo.